Cup. Pero kailangan nilang bantayan ng maigi talaga dito si Clover. Siya yung nagsusnowball for the side of EVOS Legends. And we all know, itong Alice na to, medyo mahihirapan talaga with those Chaos Bolt, Chaos Assault na pwedeng ibangga sa kanila ng Lunox. Meanwhile, on the top lane, Wise. Oh, tumama pa. Saktong-sakto, Wise. 2-1-1 at makakasecure. Nakita natin yung movement ng Blacklist International. Yes. No, talagang sila yung sumasalubsob. Oh, mukhang na-stun Eason. Will get that assist, pero si Wise sumasalubsob na naman. First sick, trying to run away, pero tatlong nice members agad ng Blacklist International sumusugod. Tinamahan si Wise, medyo nasa harapan. Mapapunish ka agad, but first sick turning things around. At one enough pa yung target. Diety penalization, hindi enough yung damage. First sick with the counterplay. Kinulang yung orasan ni Wong Baby. Hindi umabot. Nabitin. Nasa edge ng Time's Journey yung pagtama ng pana doon kay Wise. What a very unfortunate event para dito sa side ng Blacklist International. Meanwhile, sa top lane. Sa top lane naman, Edward sumusugod pa rin. First sick makakuha pa siya ng isa pang knockout strike. It is enough. Plus, makakuha pa sila ng isa pang turret sa top lane. Habang sa bottom lane naman, Anti-Mage. Mukhang pinifocus nila dito sa Oheb. Oheb with the flowing blood. Pero mukhang makakabawi pa rin siya. Ang taas ng HP regen. Pero tatlong members agad na EVOS ang nasa baba. Pero sinisustain pa rin ito ni Oheb. Makakataas pa siya. Flowing blood. Hindi siya nag-pick. Pero oh my Venus with the assist. Trying to get another one. Success na success. At tumama pa yung flame shot. Oh my Venus. And with an additional bonus, yung turret sa baba is makakuha pa ng Blacklist. Back-to-back na outplays. Pero si Clover gagawa ng pangarap. Uy, gumawa ng pangarap si Clover. Mukhang makakatakas pa rin si Ohe. Pero dito sa may top lane, first sick will secure another one. Medyo nakakuha. Nakakuha ng momentum dito yung EVOS Legends. Ang ganda rin kasi talaga ng pwesto ni Clover. And low HP na rin doon si Ohe. I believe na ginamit niya rin yung kanyang flowing blood. So there's no choice talaga para tanggapin lang din yung mga Chaos Assault coming from that Lunox. And once again, itong si Clover! 7-1-0 for the Lunox. Back-to-back outplays mula sa Blacklist International. Katulad ng ginawa ni Edward pati ni Ob sa bottom lane. Kaso na-outplay din sila ng EVOS Legends. Ob, Edward trying to run away. Si Eason, mukhang mabubuhay pa. Electro Final Blow. Ginagamitin dito ni Anti-Mage trying to close the gap. Pero sabi niya, sandali lang muna. Medyo malalim tayo. Si Wise mukhang nakikita niya si Clover. He will try to go for it. Pero mukhang si Oheb with the frontline sa hakuha siya ng damage with the Rhapsody. Anti-Mage trying to run away. Tinamahan ng Holy Retribution dito si Clover. He will go down. At mukhang with the ultimate again from Wise. Mukhang umabot pa rin ng Blacklist International dito. Si Koopa medyo naiwan. Anti-Mage will be the next target. He will get that kill. Edward still able to run away. Pero ang Blacklist International nakakuha sila ng magandang exchange. 2-4-0. Bininyagan ni Eason literal si Clover. Yun yung pinakauna niyang naging patay. Rather, or pangalawa, sabihin na natin. Pero that holy baptism coming from Eason, exactly. Yun yung nag-secure ng kill para doon sa Lunox na yun. And from there, nung nawala na dito yung Lunox, dire-diretso na ang pag-angat dito ng Blacklist International. At si Fersic mo ay nahabulan man Edward. Edward galit na galit with the courage mask, getting that movement speed. Pero sabi ni Clover, sandali lang, meron pa akong Kessot dito, nag-aalanganin. Pero okay lang din yan. Oh my Venus, getting that exchange. Blacklist International ngayon sumusugod. Yung Blacklist International showing us kung paano gumamit ng malupit na Brody. Wise, lagi niya pinaprioritize yung turtle at yung parang iniwan niya yung orange buff para sumugod kasi alam niya mayroon silang way para lumaban. And then, Time's Journey coming out from Oh My Venus. Perfect timing. Kaso nga lang, mga sumalupsup nga yung Blacklist International. Oheb! Saktong-sakto yung Time's Journey. Mabuhay pa rin si Oheb dito. Makakatakas pa. Edward, in the front lines. Pero si Clover naman nasa likod. Mukhang makakuha pa sila sa pang-pickoff. Oheb will go down. Oh My Venus. Mukhang makahabol pa rin siya ni Anti-Mage. Yes, he will. Edward trying to run away. EVOS sumusugod ngayon. Anti-Mage, napaganda sandwich play, but Wise. Again, mukhang may stun pa rin siya ng Abyssal Arrow. Kumukuha pa siya isang magandang target. Clover will be the next target here para sa Blacklist International. Ooh! Makukuha nila. 4-4-2 exchange at Blacklist International. Mukhang may iniipit. Dito si Anti-Mage. Mukhang makukuha pa siya ng stun. Again, with the stun. Corrosion side strike. Anti-Mage still able to run away. Hindi enough yung damage. Kaunti na lang. Pero mission successful. Sabi ng Blacklist International, dumidiretso sila ngayon sa may tier 3 turret. It's ube time. Yung Brody talaga ni Wise. Kabisado. At na-maximize niya yung pagkaagamit ng kanyang mga passive. Kung saan nare-reset nga, di ba? Yung mga stacks ng ultimate. Depending, syempre, sa pagka-stack niya. Sakto-sakto, hindi siya nagbaback agad kasi alam niya may tulong siya ni Eason at lagi na doon si Oh My Venus. Kaya nga naman, continuous yung kanyang pag-atake, which also means sa continuous na mag-re-reset yung cooldown ng kanyang ultimate. Kung mapapansin nyo, parang ito na yung pinakamaraming ulti na nakita nyo mula sa isang Brody in a span of 10 minutes. Wow, ganun kagamit, ganun kaingat. Sulit na sulit. Literal. Literal torn dito ang EVOS Legends kung paano ang gagawin nila. It's either mamili ka ng Poison Way, you go for Oheb, or you go for Wise.
At yun yung magiging ganap dito sa Blacklist International. Pipili ka lang ng poison at meron din kaming antidote. At habang ginagawa, habang pumapayos ng Evo's Legends, nakakuha na naman ng isa pang objective dito si Oh My Venus, taking the 32 turret. Pero sinisimula na ng Blacklist International Lord, 1/4 HP na lang. Pero si Antibes siya sa gilid, nagahanap ng magandang target. Pero mukhang siya magiging target dito ng Blacklist International. Electro Final Blow para lang makatakas, but Oheb still with the blood owed. Pero si Fury Sickman, natawaan niya with the last bullet from the Death Sonata. Oh My Venus will go down. At ito ang magiging signal ng Blacklist International to go back and recall. Napaka-unfortunate na hindi nila na-pick up kaagad. Doon si Anti-Mage siyang alis siya using this Electo Final Blow. And from there, medyo na-outsustain na sila doon ng EVOS Legend. And that Death Sonata coming from Fursik, hindi na enough yung pag-sustain doon ng Blacklist International. Still, mukhang inaabangan to. EVOS Legends, lamang sila ng isang tao dito sa Lord Pit na to. But Edward on the back lanes. Edward mukhang naghahanap ng magandang tagito na bite and Koopa siya. Pero nakita mo naman yung damage ni Anti-Mage. Anti-Mage will go down. Fursik, sinusubukan niyang tumakbo. Pero yung inert-ngert dito si Oheb, para sa control. LJ, Clover, si Mutsarap talaga. Fursik! Wise, makukuha yung takedown para ay Clover 2-4-0 exchange. Pero si Fursik pa rin hinahabol. Tinamaan ng gilid ng Blood Oath. And Oheb will run away. At sila ang makakuha ng First Lord. And look at that, Alice. Ibang klase talaga pag umawak na ng Alice yung mga Pinoy. Oheb with a wonderful play. Rexy, very unlike ni Makanakaw. Sabi nga nila, nice try. Nice try. Nice NT. Nice NT. Galing kay Wolf yan. Nice yan, gamit na gamit yan. Pero yes, gusto po talaga i-comment doon si Oheb regardless na na-pick off siya doon before actually that team fight. Pero eto lang yan, guys. Okay? It's ube time. 11 or rather 12 minutes in. Nasa Blacklist International ngayon ng Lord. How will EVOS Legends could be able to defend this one? Problema nila yung kanilang wave clear ay nandun sa Granger tsaka doon sa Lunox. Pati na rin syempre dun kay Ate Mage. Kaso mag-commit sila ng ultimate. Si Clover kailangan lumapit at si Fursik kailangan din maging parang malapit din halos. Almost melee range. Mid range kasi nga naman yung isang Granger. May problema kasi sa EVOS tol Anti-Mage siya. Kaso ang kalaban niya, hindi lang bastang mage, may marksman pa. Tapos walang may kalaban pang fighter. So, kailangan mong dagdagan anti-mage, marksman, fighter. Kulang talaga. Pero ang Blacklist International mo ang humupronta na ngayon. Tier 3 turret sa mid lane, mababasag. Pero mukhang si Anti-Mage nag-aalangan. Ayaw niya makatapat si Edward sa suntukan. Pero EVOS pupunta ngayon sa bottom lane after masecure ng Blacklist International yung tier 3 top. At yung Lord sumasag. Oh, umuabante rin sa may bottom lane. Unti na lang din yung HP ng tier 3 turret dito. Mukhang susugod muna si Oheb trying to get that space. Anti-Mage, LJ magiging target dito with a knockout strike para kay Edward. Makukusisecure nila ang kill. Oheb again, tumulit sa pinakalod. And again, growing as a player, Blacklist International, sinecure ka agad with the one...